Bata pa lang si Pele, nakitaan na siya ng creativity at hilig sa arts. Kaya naman isang mother and son bonding na may kinalaman dito ang i-enjoy ni na Pele at Momshi Jolina. Hello mga Momshi! Nandito tayo ngayon sa aming Casa Escueta. At meron tayong gagawin na activity. Actually, kaming dalawa ni Pele, kami ay magpipainting dito sa aming bahay. Alam niyo, sa totoo lang, kasi tinamaan talaga ako ng isang araw nung biglang parang nasabihan ako ni Pele na parang naramdaman ko na meron siyang slide na sa house. Kaya ngayon, pagbibigyan ko ang isa sa gusto niya, pero ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa sarili ko, dahil gusto ko talaga maramdaman ni Pele kung gaano ko siya kamahal. Pele, are you excited? Apa! And ngayon nga, tuturuan kami ngayon ni Sir Hill ng Artalier. Ayan. Hi, Sir Hill! Hello, hello. Hello po. Welcome po sa aming Casa Escueta. Yeah. Ang gagawin natin ngayon is oil painting. And gagawa si Pele ng isang still life. Ano yung naramdaman mo? Yung tungkol dun sa IG post mo? Ano yung naramdaman mo sa... ganun pala yung nararamdaman ni Pele. Sa totoo lang, marami na siya mga hirit na ganun. Sinabi nga niya na, bakit kay Vika nagsasmile ka? Eh, bata siya. Eh, ako bata rin naman. So, parang oo nga. May biglang ganun siya na yung logic niya ay totoo naman talaga. So, in-explain ko sa kanya na, kaya ako nagsasmile kay Vika dahil si Vika hindi pa nakakaintindi. Kuya Pele, what makes you happy? Playing with Vika po. Padede si Vika. Playing with Mama. Oh, playing Mama. Enjoy ka playing with Mama. Kamusta maging kuya? Masaya ko magbantay kay Vika to be a kuya. Paano mo siya napaka-happy? Nasa-shout-shout. Nagsa-shout-shout? Ano siya na-shout mo? Peek-a-boo. Gaano ka ka-happy na nagpipaint ka with Mama? Super happy. Just after mong marinig yung mga sagot ni Pele tungkol sa inyo na mahal naman niya si Vika. Si Vika, ano ngayon yung napipil mo? Hindi ako magsasawa na explain sa kanya kung ano yung gusto namin iparamdam sa kanya. And nagpa-pray lang ako talaga na sana maintindihan niya yun. Hello everyone, this is my painting. Wow! Happy Mother's Day! I love you, Mama. Salamat sa pagsama sa amin ni Pele na magpainting. Sana kayo rin ang inyong mga anak si ay magkaroon ng time para magbonding kasi importante yan para sa kanila. Wow, ang galing talaga ni Pele sa art. Yes, palakpakan naman natin. Yay, si very Pele. Very good, Pele. Ma'am, si Jules, kamusta? Anong feeling na nagkaroon na kayo ng bonding ni Pele? Masaya, masaya. Kasi yung painting na yan, talagang, alam mo, sa totoo lang, dati, nagpe-paint-painting ako ng mga kung ano-ano lang mga crafts. Pero, nung nakita ko siya na nahilig mag-painting, parang nainganyo rin ako. Siyempre, kasama rin natin this morning ang relational life coach at psychologist na si Doc Ali Gi. Welcome back sa Magandang Buhay, Doc Ali. Good morning sa inyo lang. Ito, Doc, pinapunta ka agad namin dito, Doc, kasi nga gusto namin itanong, yung nararamdaman ba ni Pele is normal lang ba yun o hindi may iwasan talaga na mangyari yun? Oo naman, kasi Pele is 5 years old. Nandiyan na yung age niya na nag-explore na sila. Tandaan natin kanina, we said Vika. Vika is only 0 to 18 months old. Yan yung mga time na mga babies na ito, kailangan nila trust issue. Can I trust you? Is this world a safe place? Yan yung mga buwan ng bata. You know, pag nagbibigay tayo ng gatas, late ba yung nagbibigay? Nagugutom man ba yung bata? Of course, nandiyan yung developmental stage. Pero para kay Pele na 5 years old, nandiyan na yung pumapasok na sa kanya yun, nag-explore na siya. Tama ba itong ginagawa ko? And there will really come times na ganyan edad wherein they will be very bold enough to assert themselves. Sasabihin nila, Mommy, bakit ganyan? Daddy, bakit ganyan? Okay lang yan. Hindi yan masama. Huwag agad-agad tayo mag-react. Kasi ito yung time na tinuturo subconsciously, okay? Dito natin na mo-mold yung lakas ng loob nila na magsalita. Tsaka kailangan din nila ng appreciation. Yes, kailangan. So tama po ba na nagbabonding dapat ang mga magulang at anak sa ganyang 3 to 5, yung window ng 3 to 5 sa edad nila? Oo naman. Actually, ang bonding since paglabas na ng baby, hindi ba? Maganda when we give our babies milk, huwag natin ilagay yung bata sa crib tapos bibigyan natin ng gatas. The best way to give a baby na painumin ng gatas, maski nakabottled, is to really carry your baby
And then, cradle your baby. Painumin niyo ng gatas. Hindi yung iwanan sa cradle. O itong gatas mo. O yan. This is already forming the psychosocial developmental stage ng isang bata. Doc, any words po para sa mga mamshi natin para mas maiparamdam nila ang pagmamahal nila sa kanilang mga anak? Alam niyo po, ang mga bata, alam nila kung mahal natin sila o hindi. Mula pinanganak sila, ipakita na natin ang pagmamahal. Tandaan natin, ang pagmamahal hindi nakikita lang, nararamdaman yan. We should teach our children na ito ang pagmamahal. Hindi lahat ng pagmamahal ay katumbas ng bagay. Kung hindi lahat ng pagmamahal ay buhay. Buhay tayo, pinakikita natin every day of our life. Ayan. Ayan, forever, walang katapusan ng pagmamahal. Correct. Talaga. Mamaya mga kasawa pa natin, sina Ma'am Shipolet at Pele.